Good morning mga brother, welcome back sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell at i-like ang video. Bakit nga ba click sa masang Pilipino ang Honda Click? Ang nangungunang scooter sa Pilipinas pagdating sa 125cc displacement ng isang scooter. Tara, pag-usapan natin. Hunayin natin ang kanyang features. Fuel tank with maximum of 5.5 liters na sobrang layo na nang mararating if ever mag long ride kayo ng mga tropa. Meron siyang stylish na handlebar para sa iyong OBR, advanced full digital meter panel which provide real-time fuel consumption, battery and change oil indicator, trip meter and digital clock, fuel injection na sobrang tipid sa gas, up to 53 km per liter na gas consumption. Sobrang tipid, di ba? Lights light up the street with a new aggressive LED headlights, tail lights and signal lights. So ilaw pa lang mga brother, head turners talaga ang Honda Click. Hey, wow. With a sport style muffler with aluminum end cap, ano pa ang hahanapin mo sa isang scooter? Halos nasa Honda Click na lahat. Pairings with bold decals na talaga namang nagpaastig lalo sa Honda Click. Malaking utility box o under seat storage na kasya ang full face helmet, depende sa brand. At meron din siyang owner's manual packet. Dalawang utility packet na pwedeng paglagyan ng mga maliliit na bagay. Pero hindi mo pwedeng ilagay ang iyong cellphone, baka malubak ka at malaglag. Meron din siyang hook na pwedeng pagsabitan ng mga pinamili mo sa palengke at ng mga batang makukulit sa lugar ninyo. Ay ang kanyang look na sobrang sporty at sobrang maangas, kaya siguro nagustuhan ng masang Pilipino. Engine specs: 4-stroke single overhead cams, liquid cooled 125cc engine that puts out a maximum of 11.4 horsepower and 11 newton meter of torque na pinakamalakas sa lahat ng 125cc na scooter. The engine is then mated to a continuously variable transmission o CVT. Braking system: meron siyang disc brake para sa harapan, drum brake para sa likuran, with combo brakes na malaki ang naitutulong sa mga senaryong hindi maiiwasan, with park brake para sa lugar na matraffic pababa at pataas. Ang kanyang gulong ay may sukat na 80 by 90 by 14 para sa harapan at 90 by 90 by 14 para sa likuran. Overall feedback para sa kanyang gulong ay madulas, kaya kailangan mong palitan. Para sa height ko na 5 foot 6 inches standard height ng mga Pinoy, medyo tipto pero carry pa rin. Medyo masigip nga lang ang kanyang footboard, kaya medyo limited ang mailalagay mo. From seat to handlebar, tama lang ang seating position. Pwedeng-pwedeng pang long ride na hindi ka mangangalay. Ang kanyang seat height ay 769 mm. Ang ground clearance, meron siyang 100
32 millimeters. Ang kanyang bigat or curb weight is 111 kilogram. Performance test, acceleration within 6 seconds, kaya mong mag-speed up to 60 km per hour. Sa halagang 77,400 para sa 125cc na scooter, panalo to. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, mga brother. This is Santos Moto Vlog, Ride Safe and Responsible. God bless and peace.